alalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga, mga kapatid. Sa araw pong ito, ating pinagdiriwang ang kabisahan ni San Maximiliano Maria Kolbe. Tayo po ay patuloy na dumudulog sa ating pong mahal na Nuestro Señor Nazareno. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang kanyang kaloob sa atin. At tanda nito, patuloy nating itaas ang kahilingan sa misang ito, yung ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin. Sama rin po natin sa ating panalangin ang kapapayapa ng kaluluwa ng aking kapatid na si Yolanda. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, padawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si Maximiliano Maria Kolbe na namintuhong masugid sa mahal na Birhen, pinaglihi ng walang kasalanang minana. Pagundangan sa kanyang panalangin, kawaan mo kami at paggalooban ng kakayahang tularan ang iyong anak hanggang kamatayan. Alang-alang sa iyong kapurihan, sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw. Sa umagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan.
Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumagawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon, marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayoy, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli
Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang ating pong ebanghelyo ay tinatawag po nating una, yung bahagi nito ay ang Passion Prediction, kung saan sinabi po ni Jesus ang paghihirap na kanyang daraanin, babakahin, na ikinalulungkot ng mga alagad at labis po nilang hindi nauunawaan. Ganuman paman, pinakikita po ni Jesus na ito lamang ang daan para mas lalong maluwalhati ang kanyang buhay. Ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag nating paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Towards the last part po ng gospel, sinasabi naman po ang bahagi ng pagbabayad ng buwis. Hindi po nire-recognize ng mga Romano na si Jesus po ay Mesiyas, bagkus ang kanilang tingin, dapat siyang magbayad ng buwis. Bagamat siya po ay mamamayan, pero para kay Jesus, sige, para wala silang masabi, gawin natin ang ating magagawa para magbayad tayo ng buwis. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about, sabihin nating mga buwis na binibigay, siguro po, pwede po natin tignan ito sa larangan din ng ating pananampalataya na nakaugnay sa tinatawag nating passion prediction. Bakit po? Kasi ang ating pong identification sa ating Panginoon ay true doon sa sufferings na ating pong pinagdaraanan. Kapag halimbawang nakita mo at naramdaman mo na ikaw ay naghihirap, nagkakaroon lamang po ito ng kahulugan kung ito po ay kinakawing mo sa paghihirap ni Kristo. Binigyan po tayo ng isang napakagandang larawan sa araw pong ito. Walang iba kundi si Maximilian Kolbe, isa pong Polish Franciscan. Pumasok po siya sa mga Franciscano in 1907. Siya po ay pinanganak ng 1894 at nag-alay ng kanyang buhay August 14, 1941. At makita niyo po ang kanyang pinagdaanan. Bakit po siya hinuli ng mga Nazi? Kasi po ang ginawa po nitong si Maximilian Kolbe, nagtago po siya ng mga Hudyo sa seminaryo. At nung malaman ng mga Nazi na nagtatago siya ng mga Hudyo, pinadakip po siya. At doon, nanatili doon sa concentration camp. Alam niyo po mga kapatid, kapag iniisip po natin, ganun po yung kahirap. At kukuha na lamang ang mga Nazi at papatayin. Meron pong isang lalaki na papatayin. Ang sabi po ni Maximilian Kolbe, dahil ito po ay mas, sabi niya, mayroon ako na lang ang kunin kaysa sa lalaking ito na mayroong pamilya. Ini-offer niya po ang kanyang sarili para siya po mismo ang humarap sa kamatayan. Kaya naman sa bahagi pong ito, ano po yung pinagdaanan? Kinuha po si Maximilian Kolbe at ang ginawa po sa kanya, siya po ay ginutom ng 10 araw. Matapos po siyang gutumin ng 10 araw, sinaksakan po siya ng carbolic acid at dito ang kanyang kamatayan. Makita natin na ang kanya pong pag-aalay ng buhay ay ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga kasama, ang kanyang pagmamahal sa iba. Kahit ako ang maghirap, then tatanggapin ko. Kaya kapag inisip po natin, mismo ang biyayang tinanggap ni Maximilian Kolbe, ito po ay sumasalamin sa paghihirap ni Kristo. Ano po yung known ang sabi niya po sa atin? Ang sabi niya po ay ito, the cross is the school of love. Yun po ang kanyang paniniwala at ito po ang ibinabahagi niya sa atin. Kung paano si Kristo nakita niya
kailangan niyang harapin ang paghihirap na kanyang daraanan sa tinatawag na passion prediction. Ngayon, ito pong si Maximilian Kolbe, kinikilala niya po na mauunawaan niya lamang ang pag-ibig ng Diyos kung yayakapin niya ang krus ni Kristo. Alam niyo po, sa buhay po natin, parang ang hirap-hirap po yata yung yumakap sa krus. Dahil alam naman po natin na kapag may krus, eh pabigat to. Kaya naman ang ating pong mga bukang bibig, kapag may problema tayo sa bahay natin, anong sinasabi natin? Pasang krus kita. Bakit? Ang lahat ng nagpapahirap, ang lahat ng problema, pasang krus. Pero sandali lang po, babalik po tayo kung tinitignan po natin that the cross is the school of love, then kailangan nating maunawaan ano ba ang krus. Ano ba yung krus ni Kristo at kung paano niya po tinitignan ang krus na ito? Ang krus para kay Kristo ay hindi krus ng paghihirap, kundi krus ng tinatawag nating simbolo ng pagmamahal. Tayo, tuwan-tuwa kasi ang ating pong symbol ng pagmamahal kapag gumandyan tayo eh. Ibig sabihin, love. Pero para sa Diyos, para kay Kristo, hindi po ito ang symbol ng love. Ito po ay symbol mismo ng krus, ang paghihirap. Kung kayo po'y may pinagdadaanan, kinakaya nyo po. Kahit ito po'y krus. Pero pakiramdam nyo, ang krus pong ito ay hindi paghihirap, kundi ekspresyon ng inyong pagmamahal. Kaya naman, handa po kayong maghirap dahil nagmamahal kayo. Handa kayong tumanggap ng mga bagay-bagay na hindi nyo kaya, pero tatanggapin nyo dahil alam nyo na kayo po ay pumapasan ng krus ng may pagmamahal. Subukan nyo pong pasanin ang krus nyo ng walang pag-ibig. Ay nako po, hindi nyo kakayanin. Isusumpa nyo ang krus na daladala nyo. Ngunit kung ang krus pong ito ay krus ng pag-ibig na pakikibahagi sa krus ni Kristo, then ang krus pong ito ay may saysay dahil ito'y krus ng pagmamahal. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan po natin, lagi po nating iisipin. Ang ating pong halimbawa, walang iba kung hindi ang mahal na poon, Jesus Nazareno. Tinanggap niya po ang krus pong ito dahil siya po ay nagmamahal. At sa ating pamimintuho sa poong Nazareno, inaanyayahan din po tayong yakapin natin ang krus na ito nang matutunan po natin na tayo ay magmahal tulad ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos, ating dapat sundin at paglingkuran, sabagat siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating tutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao nawa ay makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan
sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsulong sa paghahari ng katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa magitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, iniling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain sa mga alay na iyo. Kami rin ay nagpapakumbabat sa pagdalangin upang alinsunod sa limbawa na si San Maximilian Maria mahubog kami sa pag-aalay sa aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Coble ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na ang naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyo ni abot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Ganon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose aming Obispo. Tanang kaparian mga relyoso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Si Yolanda, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabireng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal, Maximilian, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon ng Jesus, ating Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o anang lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, SDN at Marian Group, at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kalinsabay nito ang kapistahan
ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Mag-iisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo ay aming makamtan ang mag-alab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria sa pigin ng banal. Hari namin na bubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Halina, tayo'y manalangin sa Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Mga mithi ng aming mga puso, karaingan. Magkamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pasalamat na nag-uumapaw. Basbasan mo din po ang kanilang mga dalaldalang imahin at dasalan. Laman ang kanilang puso't isipan. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo tayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba